nandito na naman si Ay Kusina. Ngayon, gagawa po ako ngayon ng at nakakanin ay ang sapin-sapin na may latik sa ibabaw. Ang mga sangkap sa ating sapin-sapin ay yung coconut milk. 2 cans ng coconut milk, 1 condensed milk, sugar, mayroon akong langka flavoring, tapos mayroon akong ubi flavoring para masarap po pag may langka na flavoring, at saka pandan flavoring. Parang halo-halo na po ang sapin-sapin natin, pero masarap po siya. Hindi lang siya kulay ang aking ilagay, kundi may flavoring talaga siya. Kaya maghalo-halo po yung flavor natin ngayon sa ating sapin-sapin. At saka yung ating ground glutinous rice, yung ating giniling na malagkit. So, ang una ating gagawin ay ihalo natin yung sugar natin dyan. Nagpapakulo na po ako ng steamer para sa ating sapin-sapin. So, ganito po. So, ihalo ko lang po ito ang ating coconut milk. Madali lang po gumawa ng sapin-sapin. Yung pag-steam lang po, medyo matagal. Pero yung paggawa niya, madali lang po. Yung pag-mix-mix lang naman. Pero yung pag-steam po, matagal-tagal po natin. Ito pong ipakita na itong ating nalapong na malagkit ay 2 cups po ito, at nilagyan ko po ng 1/2 cup of rice flour. Para natin yung ating condensed milk. Ihalo po natin to lahat. So ngayon na nahalo na po natin yung ating galapong. Tapos halo na po yan. Lilipat po natin ito. Dito ko po siya gustong ilagay. Separate po natin ito muna. Dito ko po siya ilalagay para mahaluan ko siya ng kulay-kulay. Dito po. Kasi mas maganda ka itong lagayan niya. So, isa-isahin ko po. Lagyan ko ito. Ito ay ubi. So ngayon po, titingnan na po natin yung ating sapin-sapin. Parang hindi pa po siya okay. Teka po, tusukin po po. Kung malalaman natin kung luto na yung sapin-sapin, kung tusukin natin, wala na siyang iniwan. Ay, hindi pa po kasi marami pa siya. Yung isa, okay na, pero yung isa, hindi pa. Kaya hintayin pa natin po. Yun po ang sabi ko, madali lang po yung gawin yung sapin-sapin, pero pagdating sa steam, ang tagal-tagal niyang ma-steam. Pero yung isa, luto na po siya. Ito lang isa. Pero pwede ko na lang itong isa lagyan. Kasi konti lang naman.
Tapos mamaya, edi ano ko na din ko po yung isa. Kukunin ko kung mauna maluto. Manipis na isa, hindi talaga siya kasi hindi pa talaga siya luto. So, atakpan ko po ulit. Sinabay ko kasi gusto kong masabay siya maluto. Pero, hindi mo talaga siya masabay na maluto. Kaya, ito po, nakikita niyo parang dry na siya. Kahit na hindi mo siya tusukin, alam mo na luto na yan siya. Tapos ito, hindi pa masyadong luto. Pero ilalagay ko na po yung green ko doon sa kabila. Hindi nga ito. Ito po, nilagay ko na yung green. Tapos, isiset ko na din ito na 25 minutes. Ulit. Ito isa hindi pa. So, lutuin. Dagdagan natin ng mga 10 minutes. So, the 20 minutes. Matagal po talaga lutuin yung sapin-sapin. So, titingnan na po natin kung luto na ang ating sapin-sapin. Kasi kanina ko pa ito niluto. Ah, luto na po ang ating sapin-sapin. Yung isa, kinuha ko na po kasi luto na siya. Kaya ito, palamigin ko ito. Saka ko muna. Saka ko siya i-unmold pag malamig na. So, ito po ang sapin-sapin natin. Malamig na konti. I-unmold na po natin ito. Ay, ito na po. Dito ko po siya ilalagay. Tapos, kita ko po kasi hindi siya nakikita. Ito po, itong kulay niya. Tatlong kulay po siya. Lagyan ko po siya ng ito, natunaw na. Lagyan ko siya kunting oil para medyo din makintab-kintab siya. Oil, yung iba hindi naman nilalagyan. Eh. Sa akin lang yan. Lagyan ko na ng ano. Ito. Sapin-sapin ko ay nandito pa. Hindi ko pa siya i-unmold. Ito na po ang ating sapin-sapin na may halong langka na flavor, ubi flavor, at saka pandan flavor. Salamat po sa iyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po ay magkikita po tayo sa ulit na naman na video. At sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po sa laging nanonood po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At naway, pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat. Bye!